Ako si Ryo Hasegawa from Quezon City. Yung unang game na nilaro ko sa pagkakaalam ko is Pokemon, Game Boy. Nahilig ako sa games kasi lumaki ako na parang yun lang yung meron ako kasi yung nanay ko that time is OFW. Kasama ko sa bahay na nung lumalaki ako is yung tita ko na parang siya yung tumayo na second mother ko. Una kong nahanap yung Dota kasi yun nga, lumaki ako na mag-isa din. Lagi akong nasa computer shop, in typical. Tapos yun, parang may nagsabi lang, may nagturo sa akin actually. Tapos parang from there, yun, lagi ko na siyang nilalaro. Yung first time kong nakapasok sa competitive na environment siguro is yung niyaya ako ni Cass. Yun yung parang first tournament ko ever nung third year high school ako. Kalaban namin, Mineski. Talo. Nung natalo kami nun, parang masaya pa ako kasi parang finals ata yung inabot namin nun eh. Tapos parang sobrang dikit lang nung game. Kaya yun. Nung time na yun, talagang parang ano lang eh, yung goal ko lang is parang durugin yung mga kalaban. Parang doon lang, yun lang yung mindset ko. Parang feeling ko malakas ako, tapos parang kaya ko nilabanan lahat. Nung natalo kasi kami, yun nga, parang sila yung parang best team ata nung time na yun. Tapos parang kung dikit yung game, so kahit feeling ko malakas ako, eh syempre may mas malakas sa akin. So parang satisfied na rin yung feeling ko nun kasi kalaban nga namin yung one of the best teams. Yung first tournament ko, yun din yung first team ko talaga kasi inaya ako ni Cass eh. Parang yung pag-ibig nung time na yun. So parang siya rin yung nakadiscover talaga sa akin para maglaro sa competitive. Yung buong pag-ibig run namin, sobrang dami kasi namin nagpapalit-palit nun eh. Pero yung naalala ko talaga, si Vash, si Cass, si RR, tsaka yung isang taga Marikina. Parang yun yung parang umpisang lineup na try ko. Actually, nung Dota 1 pa lang nawawala na ako sa scene kasi parang meron time talaga sa buhay ko nun na parang tinatamad ako maglaro. So, either magdodota ako or mag-aaral ako. Parang laging ganun. So, 6 months ako magdodota. After nun, 6 months naman ako mag-aaral. Tatama rin ako mag-aaral. Tapos, pabalik akong Dota. Kaya parang naging cycle siya sa career ko. After kong gumraduate ng high school, nahanap ako ni Cass. Tapos, inaya niya ako mag-Korea. Then, yun. Naisip ko na parang iti-take risk ko na kasi ganun din naman eh. Parang ayoko rin talaga mag-aaral. So, yun. Nung nagkaroon ako ng opportunity, ginrab ko siya agad. Nung time namin sa Korea, wala kaming sahod, tapos libre naman yung pagkain namin tsaka pinag-iistayan. Pero lahat ng pera na makukuha, lahat ng pera namin nakadepende lang sa kung mananalo kami sa tournament. Actually, nung time namin ng Korea, ang in-expect ko lang talaga is mas malakas kami compare sa mga Korean. So parang feeling ko nung time na yun, eventually magiging okay din, magiging parang mananalo kami kahit isang tournament lang. Nung una, dalawang Korean yung kakampi namin. Tapos, lumipat muna pala kami ng bootcamp from Daejeon, pumunta kami ng Incheon. Yun yung manager namin, si Pyong, dinala niya kami sa Incheon kasi parang may pera naman siya. Tapos yun, from there, napunta sa amin si Jeyo, tapos napunta sa amin si Mike. Yung day-to-day nung rave talaga dati, parang masaya lang siya. Yung environment namin kasi na nabuo nun, para kaming family. Kumbaga, may tournament kami, tapos magsisisihan kami, harap-harapan, pero okay lang sa amin sa isa't isa. Tapos, at the end of the day, iinom kami. Parang, wala, parang family lang talaga yung touring namin sa isa't isa. Yung meron kasing time yung rave noon na parang di talaga kami nananalo sa MVP. Parang lagi kaming talo, ganun-ganun. Eh, wala naman kaming sponsor. Tapos, naka-base lang pa rin yung income namin sa yung sa result ng tournament. Tapos yun, parang may 1 month doon na hindi kami nanalo ng tournament. Tapos 1 month, itlog lang ang kinakain namin. Iba't ibang luto. Favorite ko na luto ng itlog, yun nilalagyan ko ng ketchup tapos may smile eh. Bali, ano siya, omelette. Tapos lalagyan ko na lang na smile para masaya. Feeling ko yung itlog before siya nangyari nung nanalo kami sa KDL eh. So parang after nung 1 month na itlog, parang tuloy-tuloy na yung ano namin, yung team namin, lagi na kaming nananalo sa KDL, tapos yung sa DAC, tapos kung ano-ano pa yung sa LA. Wala naman expectation yung parents ko or yung kahit sino sa family ko eh. Parang kasi nung una pa lang sinabi ko na parang gusto kong mag-gamble eh. Gusto kong mag-take risk sa buhay ko na parang gusto kong gawin yung parang ine-enjoy ko talagang gawin. So yun, nung natalo kami, okay lang din. Wala lang. Actually, nung pumasok kami ng DAC, wala talaga ako expectation kasi
parang sobrang lalakas nung team doon eh. Tapos yung EG parang parang para silang Diyos eh. Hindi talaga, parang di sila kayang talunin. So parang di talaga ako nag-expect ng something. Yung di ko makakalimutan na moment doon yung laban namin sa Big God, kasi nag ano talaga eh, parang feeling ko panalo na kami doon kung di lang kami nagkamali ni Mike. Yun yung parang na-stun kami ng Witch Doctor, tapos dalawa kami, hindi kami nakapindot ng BKB. Hindi, para kasing yung moment na yun, parang masaya na ewan eh. Parang satisfied ka na kasi parang malayo na yung narating niyo eh. Pero at the same time, sayang. So, yun lang yung naalala. Kung tinuloy namin yung Rave, feeling ko, mas malakas kami after nun eh. Kasi parang doon na nag-start yung parang maraming opportunities eh. Katulad nung kay Jardel, diba? Sayang. What if parang kung nag-stay siya sa amin? Yung time na yun kasi natalo kami eh. Ng TI, tapos parang hindi na kami nagpapansin ng lahat eh. Tapos parang may plano na kami na bumuo ng ganyan, ganyan. Parang nagkaiwanan kami bigla nun yung time na yun. So ewan ko, siguro nagkaumayan lang kami kaya parang hindi na namin tinuloy. After nung Rave, siguro yung next highlight ng career ko is yung sa TNC. Yung nanalo kami ng WSG. Sa TNC noon, malaki yung expectation ko noon kasi parang yung environment kasi ng TNC nung time na yun, parang katulad nung ngayon eh, parang sobrang solid na nila. Tapos nandun pa yung parang, alam mo yun, yung mga best course mo nandun na, sila Kuku, sila Raven. Tapos yun, parang ang taas ng expectation ko, pero hindi ko ina-expect na magcha-champion kami sa WSG. Yung hawakan na namin yung trophy, parang sobrang nakaka-proud eh. Hindi naman dahil yung sa pera, pero parang alam mo yun, parang everyone's watching, tapos eto kami, nag-champion kami, dala namin yung ano ng Pilipinas. Never ko atang naisip na magiging world champion ako eh, kasi parang nakatingin lang ako sa, mababaw lang kasi yung kaligayahan ko talaga, parang pag nakatingin lang ako sa, kunyari, lalakas ako, ganun lang, pero never ko naisip na mag-champion. After nung WSG, yung last ko na tournament sa TNC is yung Kiev Major. Sinabi ko na dun sa TNC nun, before pa lang nung Kiev Major, parang ayaw ko na maglaro. Kasi nga, nung time na yun, parang out of focus ako eh. Tapos, parang feeling ko burden lang ako sa team. Kaya, sinasabi ko sa kanila na tanggalin na nila ako. Pero yun, binigyan pa rin ako ng chance, pinaglaro pa rin ako sa Kiev Major. After nun, wala na. After ko nun umalis, parang gusto ko lang talaga magpahingay kasi parang gusto kong ma-realize ko sa sarili ko yung gusto kong gawin talaga. Kasi nung after nung WSG, parang sobrang distracted ko, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko eh. Siguro nung dahil nag-champion kami, may factor din yun, pero more on ano siya eh. Kaya rin ako nadidistract kasi parang yun nga, yung moment na parang na-feel ko na naging burden ako sa team, parang yun na yung ano eh. Parang pinaka-turning point. Yung chonking, ewang, naaya ako kasi pini-M ako ni Teams. Tapos, parang, siya ata talaga yung pumili sa akin para mag-stand-in sa TNC. Tapos, parang, nagulat pa ako kasi, parang, out of sa sobrang daming offlane dito sa Pilipinas na magaling, ako pa yung pinili. Yung run ng chonking, sobrang pressured ko nun kasi, syempre, parang, best, one of the best C-teams yung doon ako naglalaro. Tapos, parang sinabi ko nga kala Mike na parang wala akong confidence. Kaya, ayun. So, sila, binabaan nila yung expectation nila sa tournament. Yung, actually, yung buong run na yun, parang may ina-realize din ako eh. Parang, kailangan lang ata lakasan ko yung loob ko eh, nung time na yun. Siguro kung nilakasan ko yung loob ko nung time na yun, medyo malayo mararating na. Talagang, inano ko lang yung sarili ko. Ako lang din yung nagpaano sa sarili. Ewan ko, parang after nga nun, di ba, sobrang inano ko yung sarili ko, dinout ko yung sarili ko. After nun, na-realize ko na dapat maniwala lang din ako sa sarili ko. Kaya yun, parang gusto ko nang ituloy yung position 3 after nun. Top 5 sa Southeast Asia siguro, number 1 si Ice. Number 2 siguro si Kuku. Number 3, Sam. Feeling ko kaya kong sumabay, pero kailangan ko pa siguro ng mas mahabang panahon. Sa Team Amplfy, actually, mababa lang expectation ko kasi parang, yun nga, bagong team na naman. Tapos, though, kakilala ko naman silang lahat bukod sa kere namin. Mababa lang talaga expectation ko kasi, di ba, sobrang hirap ng umangat ngayon eh. Kailangan mo ng sobrang habang time din para ma-develop niyo yung mga dapat niyong ma-develop. Siguro, yung importante yung pagsasamahan kasi, unang-una, yung big sample mo is yung TNC. Parang ilang years muna sila magkakasama bago sila lumakas. Diba? Yun yung susi para maging successful yung isang long term natin.
di kasi sila nag-i-stick together kasi parang yun ay sakit ng Pinoy. Parang kada may problema, gusto nilang palitan agad yung player, ganito ganyan. Unlike sa TNC, tinatry muna nilang isolve sa every possible way bago nila, alam yun, bago nila pakawalan. Ako gusto ko talaga ng long term na plano kasi parang syempre sanay din ako sa ganun, TNC, Rave, diba? Parang feeling ko yun talaga yung solution para may sumunod sa TNC kasi tulad ngayon wala pa talagang team na parang susunod sa kanila eh. So yun, kailangan lang siguro ng time. Tingin ko makakatulong si Tier 1 sa long term plan ng Amplfy kasi yung buong management din nila naniniwala sa long term. Kay Trike naniwala ako kasi parang nakita ko rin yung parang simula eh, nung nag-start siya na parang konti pa lang sila, tapos alam mo yun, parang lumaki siya after a year, tapos after a year malaki na ulit siya. Parang naniniwala ako kasi yung goals niya tsaka visions niya, parang inaano niya talaga eh. Yung natitirang pangarap ko as a player siguro is makapasok ng team. Yun lang. Gusto kong pasalamatan lahat ng taong tumulong sa akin kung nasan man ako ngayon. TNC, lahat yan, sila Cass, Tier 1. Parang di ako magiging, wala ako sa position ko ngayon kung hindi dahil sa kanila.